Good day everyone, it's me again, EK Villanueva, and welcome back to my vlog. Pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung pagkakaiba ng expiration date at saka ng best before. Kinasanayan kasi natin na hindi natin pinapansin yung mga ganitong bagay, basta luto lang tayo ng luto, kain lang tayo ng kain, and then inom lang tayo ng inom. Or minsan nga, kahit alam natin na expired na yung food, so kinakain pa rin natin dahil iniisip natin na lamang tiyan din, hindi natin ikakamatay ito. Or pwede pa, kasi sabi nung tendera na pinagbilhan ko ng ganitong products is, nagtry din naman sila pero hindi naman sila namatay. So, pwede natin itong kainin. Pero kailangan na conscious tayo sa ating kinakain at saka sa ating iniinom. Dapat aware tayo kung expired na ba yung products or yung food na kakainin natin, sapagkat kalusugan yung nakasalalay sa atin, kalusugan yung nakasalalay dito. So nung elementary pa lamang tayo, lagi nating binabanggit health is wealth. So kasabihan na natin ito nung bata pa tayo. So kalusugan yung nakasalalay dito, dapat maingat tayo sa ating mga kinakain at saka sa ating iniinom. Kaya pag-usapan na natin ang pinagkaiba or ang malaking pagkakaiba ng best before at ng expiration date. Dito muna tayo kay BBE or kay best before end. So, yung best before end ng mga products, ito yung mga kalimitang mga products natin na hindi madaling masira. Ang sample products natin dito yung mga biskuit, mga candies at saka yung mga chichiria. So, ang tanong dito ay, pwede pa ba natin kainin yung mga products na lumagpas na sa best before dates na ibinigay ng manufacturer? So, ang sagot ay oo. Pwede pa pong kainin. Pero bakit sila nagbigay ng best before date? So, yung best before date ay ibinigay ni manufacturer kung saan yung date na optimal pa yung products o yun yung pinaka-fresh, pinaka-masustansya pa yung products. Kasi kapag lumagpas na sa best before date yung products, let's say candy, so pwede siya maging mamasa-masa, and then yung mga biskuit pwedeng lumutong, so pwedeng magbago yung texture, pwedeng lumutong o di kaya ay malusaw, pero hindi nakakalason, pwede pa nating kainin. Sa likuran ng mga products, may mababasa tayo ng mga nutrition facts, o dito natin makikita yung nutrition value ng bawat products. So kapag dated na siya sa best before date niya, so yung mga protein, yung mga vitamins, o yung mga sustansya ng pagkain ay pwedeng mabawasan, pero hindi nakakalason. At lagi natin tatandaan na kapag lumagpas na yung araw sa best before, so better before na siya. Joke. So, lagi natin tatandaan na kung meron siyang best before date, dapat meron din siyang expiration date. So, dapat mas aware tayo kay expiration date kesa kay best before date, okay? Dahil sa expiration date, pwede siyang makalason lalo na kapag gamot. So, yun, kapag na-expired na yung gamot, so possible na hindi na siya effective or nakakalason na siya. So, kung si best before date ay mas nakikita natin siya sa mga candies at saka sa mga chichiria, so si expiration date naman, dito naman siya makikita naman siya sa mga high-risk food products or dun sa mga madaling masirang mga pagkain, like yung sa mga cooked meat, sa mga ready-to-eat na mga pagkain, lalo na sa mga tocino. So dapat natin titingnan yung expiration date nun. Ang standard na pagkakasulat sa expiration date para hindi magkaroon ng kalituhan ay day, month, tsaka yung year. So yung day nakasulat siya sa numbers, and then yung month naka-spell siya by letters, and then yung year is number syempre. So kasi para hindi magkalito, halimbawa ang ibinigay na expiration date ay 2-8-20. So malilito pa yung iba, ano ba ito, February 8, 2020 or August 2, 2020. So sa mga manufacturer, ang pina-follow na nila na standard is yun nga, yung day, month na naka-spell sa letter, and then yung year. So para mas madali natin ma-determine kung expired na ba yung products. So ang tanong naman dito ay, pwede pa ba nating kainin yung mga products na expired na? Ang sagot
So, lalapit ulit ako. Ginagawa mo! Ang sagot ay, huwag na natin subukan. So, wala nang palugit. Another question is, paano tayo makakaiwas na magkaroon ng expired na pagkain or mga products? So, sa aming mga mamimili, ang iniiwasan ko talaga yung mamakyaw ng mga produktong pagkain sapagkat yun nga, kapag na-stock siya, so hindi natin alam, hindi natin mamumonitor. Hindi rin ako mahilig bumili ng mga buy one, take one na mga products sa mga supermarket sapagkat yun nga yung technique nila para madaling mailabas bago pa ma-expire yung product. So, pinapa-buy one, take one na nila. So, pagdating sa mga maliliit na tindahan, so, nakatipid nga tayo sa pagbili. Pero pag na-expired naman sa atin yung product, so lugi naman tayo. Hindi lang sa mga buy one, take one, makikita din natin minsan yung mga malapit nang ma-expired na product sa mga free items katulad nung nakaraan. So namimili ako sa isang groceries and then yung sa sabon, meron siya nakalagay na sardinas. Tapos yung sardinas is free. So medyo natawa ako kasi anong connect nung sabon at saka nung sardinas. So tiningnan ko yung expiration date nung sabon. What? Joke. Siyempre tiningnan ko yung expiration date nung nakakain, which is yung sardinas, and dinakita ko malapit na siya ma-expire. So kaya pala siya ibinibigay ng free ay dahil malapit na siya ma-expire. Kasi sa mga malalaking groceries, kapag meron silang mga expired na mga pagkain, so ibinabalik nila ito sa manufacturer nila or ipinupull out na nila ito. Hindi na talaga siya pwedeng ipagbenta. So tayong may mga tindahan, kung may malaman tayo na or pinupuntahan tayo ng mga ahente na nagbebenta or nagdi-distribute ng mga expired product, pwede natin silang i-report or pwede tayong mag-report sa FDA. And then, if ang customer naman ang makabili ng mga expired na product, so pwede natin itong iparefund sa mga tindahan or sa mga groceries na mga pinagbilhan natin. And then, kapag hindi naman nila ito na refund, so pwede tayong mag-report sa DTI dahil yung DTI naman yung may connection or sila yung nag-uugnay dun sa mga manufacturer. So, lahat naman ng products or mga food products ay may mga expiration dates. So, kung wala namang expiration dates or tinatamad tayong tingnan yung exact na expiration date, pwede naman natin gamitin yung ating mga senses kahit hindi natin tinan yung expiration date. So, sa appearance pa lang ng product, malalaman na natin kung expired ba. So, kapag nagbabago na yung kulay, o di kaya sa amoy, or pwede natin gamitin yung ating panlasa. So, dun pa lang malalaman talaga natin kung expired na ba yung products. Sa mga common items naman natin, so, halimbawa sa dilata, huwag tayong bibili ng walang label. Kahit sabihin nila na Amega yan, or Ligo, or magbigay sila ng brand. So, huwag tayong papayag na walang label. And then, huwag tayong papayag na ma-UP yung lata. So, kailangan talaga is yung packaging niya, same pa rin, maganda pa rin yung appearance at saka yung packaging ng products. Sa noodles naman, so kahit may expiration date siya, kung butas naman siya, so pwedeng possible na mas mabilis ma-expire yung products kapag nabutas siya. Katulad niya, ito may butas siya. So, nararamdaman ko na parang medyo mamasama sana yung products. And then, hindi na maganda yung quality. Bukod sa expiration date, titingnan din natin yung quality ng products kung pwede pa talaga itong i-consume or pwede pa ba natin itong bilhin. So, ganun lang kasimple. Di naman po para sa video na ito. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod na uploads. Pwede nyo rin po itong i-share, magbigay din po kayo ng comments sa baba kung ano pa yung gusto nyong malaman or i-tackle about sa tindahan. So again, maraming salamat po sa inyong panonood and bye-bye!